Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning, mga bossing. Ito na ho ang Bitag Live on the 13th of August, Martes ho ngayon, mga boss. Kayo ba ay nagkape na kayong umaga? Kasi kung hindi pa, sabayan niyo ho tayo na mainit na kape, mga boss. Well, ito ay programa na kung saan a coffee time in the morning, habang pinakikinggan nyo at sinusundan nyo kung kayo ay nasa inyong sasakyan, ang ginagamit nyo lang ho ang inyong mobile phone. Sa pamamagitan ho ng aming YouTube TV, Bitag Official, pwede ho kami sundan. And saan man ho kayo naroroon, sa gitna ng traffic na naiipit, huwag niyo ho kalimutan sa pamamagitan ho ng cellphone lang, YouTube TV at Bitag Official. Ganun din ho, kung kayo nakapila dyan sa mahabang pilahan sa MRT. Well, habang nakatintay kayo, maganda sigurong sundan nyo na lang ho ang programang Bitag Live. Kami ho'y naka-broadcast live sa aming studio dito sa Ritual Center, 102 Timog Avenue, kung saan studio ho namin tatagpuan, and then emanating our broadcast, diretso ho yan sa fiber optic transmission, diretso na ho yan sa PTV4 simulcast sa Radyo Pilipinas 738 and sa aming website bitagmedia.com, sa Facebook Bitag Live. So kung hindi nyo ho makompleto ang programang ito, pwede ho sundan sa aming YouTube TV mamaya kung saan ho, saan man kayo or kailan nyo gusto, pwede hong balikan. Well, pag-usapan ho natin ang issue ngayong umaga, mga boss, ano? Umpisahan ho natin ito ho mga peking medicine raw na sinasabi ho na hotspot daw ho ang Pilipinas. At alam niyo ho ba kung sino may sabi niyan? UN. Ang pinagbabasihan ho, UN. Sino ho nagsasalita? Si Senator Ralph Recto ng Senado. Ngayon, hindi ko ho maintindihan, mga boss, kung nagtatawag lang ng pansin itong si Senator Recto or gusto niya lang ng exposure sa media sa pamamagitan ng pagkakaroon ng investigasyon sa Senado. Hinggil ho ito, mga boss, sa report ng United Nations. Sabi ko nga kanina na hotspot daw ang Pilipinas na mga fake medicine or peking medicine. Hindi malinaw kung ang report na ito ay ewan, maaaring hinugot lang ng United Nations sa tadyang ni Isabel noong dekada 70 sa ermita. Mga bossing, idiomatic expression ang aking ginamit sa salita, no? May idiomatic expression ba sa Pilipino? Ang idiomatic expression, salitang Ingles ho yan, medyo may laman yung mga statement. Uulitin ko, hinugot sa tadyang ni Isabel sa ermitang noong dekada 70. Hindi pa ho sikat yung Ayala. Ang ermita ho, andun yung mga makikita nyo, mga sila Magdalena at yung mga bar girls, ang sinasabing mababang lipad, nung araw ho yun. At ang eskolta po ang shopping center ng Maynila at wala pang malalaking mall nung araw, bagkos ermita, lugar na pumuntahan at yan sa eskolta. Ibig sabihin, luma na noon na ini-SS pa. Anong ibig sabihin ng SS? Alam nyo na ho, tulad ho ng ginagawa ni Jim Paredes na nagsasariling sikap. Nakatawag dito. Yan. Self-induced imagination, intentional, deliberately done para labasan. Hindi siya nang-aasar, mga boss. Pinapagaan lang ho natin inyong umaga para makumpleto sa pamamagitan ng mainit na kape, tsaa, tsokolate. Ano man yung inyong iniinom, wag lang boss alak, bawal sa umaga. Kape lang, mga boss. Ang mahalaga rito, mga boss, pag-usapan natin seryoso, ano? Mahalaga malaman kung saan nanggaling ang mga reklamong ito na nakaabot sa UN. Kung ito ba'y mula sa malalaking pharmaceutical firm, yung mga kartel ng medisina, o doon sa mga kengkoy at kolokoy at kumag sa United Nations dahil nag-iwan ang bansang Pinas ng masamang panlasa dito sa United Nations sa war on drugs na, alam niyo na ho, nagbutuhan, di ba? Anong sinabi nila, mag-imbestigahan ng Pilipinas? Na gusto rin imbestigahan ng Pilipinas! Nitong si Recto, Senator Recto, na sa pamamagitan nito mga peking medisina. Magkaiba, mga boss, yung peking medisina o counterfeit medicine. Counterfeit. Yung counterfeit, pag-usapan ho natin, hindi ho siya rehistrado pumasok sa ating bansa.
pumasok sa ating bansa na hindi nakarehistro sa Department ito ho'y Drug Food and Drug FDA, Food and Drug Administration FDA, na hindi nakarehistro, kasi paano sila makakarehistro? Hindi sila authorized ng kanilang sister company sa Pilipinas, kahit gawa ho sila sa Pakistan or gawa sa India, pero mura, lehitimo, hindi lang rehistrado sa FDA, kasi hindi papayag yung mga kartel ng malalaking medisina rito na papasok yung mga imported na murang medisina, mura papasok sa ating bansa. At yung mura na yun, mahuhubaran itong mga kartel ng malalaking pharmaceutical firm na swapang. Kaya mga boss, dito kung sasabihin dito na ang source ay nanggagaling doon sa malalaking kumpanya na pinuponduhan, kasi multinational yan, international pharmaceutical firm na malalaki na may branch dito sa Pilipinas. Ang problema, na kung minsan pag nag-import doon sa mga bansang India, na halimbawa, ako'y magbabanggit, kilala nyo to, letter P as in Pfizer, Philippines, Pfizer India, Pfizer Pakistan, magkaiba lang sila sa sinasabing bansa, pero iisang pamantayan, subalat in-import yung nasa Pakistan Pfizer and Pakistan India Pfizer and Philippine Pfizer. Pagdating dito, Pfizer Philippines or Pfizer Pakistan, Pfizer India, pinasok mo yung Pfizer Philippines, Pfizer India or Pfizer Pakistan na mga medisina, pag pinasok mo sa Pilipinas na hindi otorisado, kasi hindi sila rehistrado, tanging Pfizer Philippines lang na medisina ang pwedeng magmanipula ng merkado natin, kasi sa bansang Pilipinas. Sino yung nag-i-import? Ayun ang magandang tanong. Gobyerno ba natin? Or mga negosyante na rin? Para protektahan yung mga mamimili sa sobrang mahalang medisina noong araw yun. At hindi ho sila pwedeng pumasok dito na hindi ho makakuha ng approval ng eto ho'y Food and Drug Administration. Kaya nauso ho yun, peking gamot. Ang peke, talagang si ilalim ng puno ng mangga ginagawa. Mga ginagamit sa mga, alam mo, washing machine, tinitimpla roon. Pagkatapos ginagawa para, alam mo yung washing machine na talagang heavy duty, doon sila magagawa ng machine, tinitimpla-timpla doon. Pero peke, sa ilalim ng puno ng mangga, sa mga lubliban na lugar na hindi mo pwedeng puntahan, in-operate ho namin kapareho niya sa Pampanga noon. Na alam niyo ho, mga boss, kaya ko sinasabi, way back in 2005, nag-operate ho ang bitag kasama hong NBI. Ito ho mga video na to, nakikita niyo mga fake medicine ho yan. Yan, bahayan ho yan. Nakikipag-transaction ho kami at nakikita ho, marami ho dyan, mga pharmacy na kung saan nabibili ho itong mga fake medicine na to, talagang ginawang peke. Actual ho na operation tong ginawa ho namin para pakita sa inyo, kasi ang nag-report ho sa amin, mismong mga sales representative nitong kumpanya na to, itong may-ari na to, ito'y sinugod namin. Ayan, nakita ho namin. Ayan ho yung mga medisina. Ayan ho yung mga pinakikita ho namin. Actual ho yan. NBI, NCR, tsaka bitag nung araw, ni-raid ho namin. Ayan ho, yan. Prinisinta na ho sila that time ho to, in 2005, sa media. Nung madiskubre sa pamamagitan ng joint operation kasama ho bitag. Kaya anong araw, 2005 ho yan. Now, ngayon, nung araw, kaya ho ginagawa itong mga fake medicine na to, kasi mahal. So natuto ho gumawa itong mga oportunistang mga putok sa buhong, gumawa ng fake medicine para maibenta, kasi nagmamahalan. Pag ang medisina ay mahal, may oportunistang lalabas. At yung mga oportunista na yon, lumalabas sila ng mga peking medisina, talagang masamang gawain yon. Sino ba dapat sisihin? Kung sino pa, di yung mga kartel ng medisina na swapang, mga sakim, kung kaya't nakakapag-isip magsamantala yung mga oportunistang putok sa buhok. Kung walang sakim, walang oportunistang putok sa buhok, kaya lumabas yung mga peking medisina. Ayun, na-operate ho namin. Kaya sinabi ko, baka nung panahon pa to, ng dekada 70, na hinugot sa tadyang ni Isabel ng dekada 70 sa ermita, luma. Ang gusto natin malaman, saan ba nang gagaling yung impormasyon? Kasi ito, insider ho to sa lubo ng faking sa lubo ng gumagawa ng fake medicine na tinira ho namin that time, at pinapalabas lang ho ng classic ho yan. Yan ang pinakikita ho namin.
Totoo ho yan, nag-Prescon ho mga Viagra, multivitamins, mga Valium, ay mga ito ho yung mga pharmacy na pinakikita ho namin that time, involved, puro mga fake ho yan. In-interview namin, isa-isa ho yan. Ayan ho, yan sa mga fake, yan kapagawaan nila. Sus Mariusa, mga boss, luma ho yan. So tapusin na natin, pinakikita lang ho namin yan. Yan ho nung nilusob na ho namin mga boss. Okay, ngayon, pag-usapan ho natin itong sinasabi ho ni Senator Recto. Ngayon, kung titingnan ho natin, meron pa bang mga peking medisina? Meron pa rin sa mga kung sino yung mga putok. Alam nyo naman ho kasi talagang ay malikhain ho talaga. Pag medyo ang bansang mahihirap, gagawa ng mga pag medyo mataas ang presyo, may magsasamantala. Ngayon, mga boss, lumang tugtugi na ho yung mga peking medisina na yan kasi maaring counterfeit kasi hindi rehistrado ng BFAD or ng sinasabing FDA kasi hindi ho papalag ho yung multinational firm dito kahit na manggagaling sa kanilang sister company sa India o Pakistan, kukontrahin ho nila. Naintindihan mo? Hindi pa uuso yung mga digital days nung araw, those days na sinasabi ho natin, ngayon moderno na ho tayo. Kaya ako ho magsasabi muna, itong sinasabi ni Senator Ralph Recto, Senator Ralph, mas maganda sigurong ilatag mo muna kung yung sinasabi ng UN na yan, tulad nung sa war on drugs ni President Digong, na binabantay, tiningnan nila, nagbotohan sila na kailangang imbestigahan tayo, isa ka pa ngayon sa fake medicine naman. Sino bang pinoprotektahan mo rito? Pilipino nga ba? Or yung sinasabing mga kartel ng medisina, malalaking mga pharmaceutical firm na yan? Teka muna. Ako'y nagbibigyan. Nagtatanong lang mga boss. Bawal ang pikon dito. Bawal yung sinasabing mainis. Pwede kang maasar. Masaya na naman si Mang Asar na mahilig kong tumambay sa Mang Inasal. Maaga pa. But anyway, mga boss, these are the only things na aking gustong linawin kasi baka yung information na yan, sabihin ho natin, kuryente. Alam nyo kuminsan, may mga tao kasi kuminsan, labas agad na ka lang sinasabi, mabilisan. Ito hong aking mga bagong sinasabi natin dito, ano? Itong mga sinasabing penetration of locally manufactured counterfeit over the counter. Matagal na ho ito. Ang gusto hong sabihin ni Senator Recto rito, magkaroon ng investigasyon, tingnan ang bigat ng sinasabing problema para makagawa ng sinasabing mga solusyon para mapatibay ang Food and Drug Administration at yung mga tagapagpatupad ng batas at para matalo yung sinasabing problema. Hindi mo matatalo ang problema kapag ang ganyang enforcement gawing mura ang medisina doon sa mga sakim na malalaking kumpanya ng mga gamot na ang tawag ko'y kartel, sila ang dahilan kung bakit naglalabasan itong mga putok sa buho. Kasi yung mga pobre ngayon, yun ang target ay yung mahihirap. Kaninong kasalanan ngayon? Mm-hmm. Well, wala hong pinagkaiba ho yan sa mga fake DVD nung araw. Kaya nalulugi fake DVD, kaya maraming bumibili kasi mahal nung araw yung mga sinasabing ngayon, we got to do something about this. Ibig sabihin dito, ito babay nangyayari pa sa panahon ngayon kasi in 2005 very active ang bitag sa mga pagdating ho ng fake medicine kasama ho law enforcement. Pero kung nanggagaling lang mahuto sa United Nations, saan kinuha ng United Nations yung sinasabing statement na hotspot ang Pilipinas, sino ang source? At bakit nasabi na yan? Anong datos meron dyan? At kung sino nagre-reklamo, kung sino ang reporting party, yung ba'y nanggagaling mismo sa UN? Ang pakialam ng UN sa labas naman sila ng bansa, lalaman sila sa Pilipinas. Of course, manggagaling yan. Alanggang manggagaling sa law enforcement? Alanggang ba lang manggagaling sa malalaking drugs, mga malilit na drugstore yan? Hindi naman manggagaling yan kasi hindi papansinin yan. Siyempre, sino bang pumupondo? Kahit UN, pwede mag-donate yung mga bilyong industriya ng medisina sa international market na kung saan sila yung sinasabing cartel. I rest my case. Change topic! Kape. Ang kape ay masarap sa umaga. Kape na may pandesal at keso. Kape at may sinangag na tuyo at itlog at hotdog or longganisa, tosino, lahat ho yan. Masarap at hindi kompletang umaga pag walang kape. Oh yeah!
Kaya medyo hyper ho tayo. Iba naman kape to. Mm-hmm. Kahapon, iba. Pula. Ito, puti. Hindi, huwag nyo na akong tanungin kung bakit ito puti. Bukas, hindi ako kukuha ng kapeng dilaw. Mm-hmm. Kapeng pula po pwede. Canadian. Kapeng puti. O, Amerikano. Mm-hmm. Kapeng. Kapeng itim. Batangas. Barako. Mm-hmm. Ayan. Anyway. Pag-usapan ho natin ibang bagay dito, ano, na kayo ba yung mga boss ko minsan nakakapagsunod ba kayo sa mga balita na babasahin nyo pa at pagkatapos, kung ang source ninyo ay social media, sa pamamagitan ng mga ito'y Facebook pages ng mga news sites, ng mga malalaking network or hindi naman kaya mga broadsheet. That's fine. Yung sinasabi na 2-minute read, sa atin naman dito, well, we talk things in a shorter time frame, pero may halong kunting bantering at analysis. Kaya hindi ho tayo balita rito. Hindi ho tayo gumagawa ng kwento bagkos. These are actualities and realities na nangyari. And we are only trying to make more an analysis kasi nag-iimbestiga. Investigative ho kasi ang bitag eh. Public service investigative ho kami when it comes to public affairs and public service. So ngayon, pag-usapan na natin. Itong bagay na gusto ko hong tingnan ho natin ang topic. Ano? Kung kayo ho'y mga OFW, I think that this will apply to you or mga pamilya ng OFW. Lalo na kayo mga, ito ho'y bagay na kung saan subaybayan nyo. No? Ako ho, naniniwala na mabilisan dapat magawan agad ng ito ho, ma-set up agad yung Department of OFW or Department of Overseas Filipino Workers. Alam niyo ho bakit? Kasi para ma-implementa agad, maipatupad yung sinasabing itong sabi na naman kasi ng Commission on Audit, mino-monitor daw nila yung OWA doon sa livelihood programs ng programa ho para doon sa bumabalik ng mga OFW. Nakakaawa ho talaga ang mga OFW natin. Karamihan ho sa aming action center na pumupunta mga pamilya ng OFW kapag hindi inabuso. Yung iba naman nakauwi na, tinarantado ng mga putok sa buhong arabong mababantot na mamaanghit. Ewan natin kung bakit. Siguro sa kanilang ugali mababantot. Hindi ako racist dito. Ano? Bastos lang sila eh. Gayong karamihan ho nakikita ko eh. Marami na ho kami pinauwi, tinulungan, lahat to ginagawa ho namin sa larang ho ng serbisyo publiko. Kaya ako, naniniwala ho kapag kinag-usapan yung OFW, marami nagsasabi, paulit-ulit na kasi sila lumalabas ng bansa. Madaling sabihin yan, pag ang taong medyo makikipagsapalaran, sa akala nila ay gaganda, hindi ho sila biktima na talagang willing victim. In good faith, talagang umaalis sila thinking na baka swertehin doon sa mga kamay ng mga Arabong matitino. May mga matitino rin, pero karamihan babantot na pangit pa, mamaanghit pa, bastos pa. Ngayon, kailangan. Someone, a secretary, ASAP, as soon as possible, ma-implement agad itong sinasabing Department of OFW para pangasiwaan at pamunuan ng isang secretary. Ito ho yung ma-assiste, matulungan ho yung mga pamilyang OFW at sa tulong ho na sinasabi ho natin dito mga boss, ay yung mga programa assistance para doon sa mga umuwi at pagkaroon ng livelihood program. Alam niyo ho ba kung bakit? Ang sinasabi ho kasi ng COA, Commission on Audit, hindi raho na naliliquidate yung mga pondo. Alam niyo ang mga pondo sinasabi nila mga boss? 700 million pesos in total government funds. Dapat ma-monitor at yan, almost a billion. Sabi ho kasi ng COA ng 2018 Annual Audit Report para dito ho sa Overseas Workers and Welfare Administration, na lumalabas yun ho, implementasyon ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay, BP and BH program, hindi raw ho masyado na pamangasiwaan, hindi raw ho nasisilip na mamonitor ng OWA, ng mga regional office, kasi ito ho'y wala raw ho silang tao, wala masyadong tumututok. Pag ganun, magkakaroon nga talaga ng budget and digestion, tetengga yung mga pondo na yun. Kawawa naman si OFW kung ganyan.
Kaya hindi naman natin masisisi ang OWA kasi marami hulang ginagawa. Eh, kaya kinakailan may departamento talagang pangasiwaan to. Ngayon, alam niyo ba, ang gobyerno nag-release ho ng 632.89 million para dito sa programang ito. Ngayon, ang mga beneficiary ho rito, ay, Sus Mariosep, itong 5,800, malaking figure ho itong pinag-uusapan natin dito, mga boss. Yung iba, kulang sa dokumentasyon, sabi nga ho natin, hindi natututukan. Kaya siguro pag may departamento na, may secretary na, kayo mga OFW na gusto nang bumalik at magkaroon ng sinasabing ayuda or tulong dahil sa inyong pagbibigay, ito ho'y mga bayani kayo, yan ho'y mga binibigay ng ating gobyerno bilang ayuda doon sa mga OFW natin. Sa pamamagitan ng sinasabing programang Balik Pinas, Balik Hanap Buhay, ayun dapat. Ngayon, ang sinasabi naman ng COA, Commission on Audit, ito raw ang pangangasiwa ng sinasabing OWA, ng OWA natin, eh hindi daw ho nagamit yung 88.45 million na in-release ho. Hindi masyado, kaya nga eh, huwag na natin pahamain pa. Huwag na natin patagalin pa, umami naman talaga ang OWA natin dito na hindi lang pangasiwaan kasi, eh nako, kaya maraming naapektuhan at mabagal yung sinasabing paggamit nito. Kaya naapektuhan yung ibang mga beneficiaryo. Ang tawag ko dyan, budget indigestion. Hindi agad marilis kasi kulang sa tao, kulang sa pangangasiwa dyan. Nandyan lang nakatenga, sino dapat sisihin? Hindi mo naman masisisi ang COA, ang OWA, kasi nandyan lang yung pera. Hindi mo rin masisisi yung Commission on Audit kasi tinitingnan, tama rin sila. At sinasabi naman ng OWA, hindi rin namin papangasiwaan yan kasi marami kami ginagawa kasi maraming iba nahihirapan mag-apply, kulang sa requirements ang mga OFW. Totoo nga ba? Kayo mga OFW, magsalita nga kayo kung totoo sinasabi ng OWA. Kung totoo ang sinasabi ng OWA, kulang daw sa requirements at hindi daw rin mapangasiwaan kasi karamihan sa inyo, eh yung makakuha ng ayuda, hindi rin makumpletong requirements. Totoo nga ba to? Ay gusto ko malaman sa inyo. Kasi kung may mga ganyang klaseng pondong ibibigay ang ating pamahalaan para ayuda doon sa mga OFW natin, para sa nakatenga lang dyan, hindi nagagamit, impacho ang tawag ko dyan. Baka na impacho sa sobrang dami at pagkatapos mabagal ang proseso, parang lumalabas, oh, wag na kayong magdahilan. Sabihin nyo lang kay sa OWA, hindi namin kayang pangasiwaan. Kinakailangan ng departamentong mangangasiwa dyan para doon sa mga pwedeng asistihan, ayudahan ng ating pamahalaan. Itong mga OFW, sa kanilang mga balik, ito yung mga sinasabing balik manggagawa or ito ho yung mga tawag nila dito sa programang ito. Gusto ko lang ho yung salitang Balik Pinas, Balik Hanap Buhay. Ayun lang ho eh. End of story. Mga boss, linawin ho natin ito. Si Linaw na Sikat ng Araw, ang isang syudad or ang isang, sabihin ho natin, munisipyo or probinsya. Syudad na lang sabihin ho natin kasi ang syudad maraming tao dyan. Ano? At saka medyo yung volume ng mga populasyon, malaki. Makikita ho yung sinasabing pangangasiwa at pamumuno ho ng isang lokal na pamahalan sa pamamagitan ho ng mga nakikita mo sa lansangan at kaayusan niyan, ang ibig sabihin niyan, well, maganda ang pangangasiwa at pamumuno ng sinasabing lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng lansangan at kaayusan ng lansangan at kalinisan at tanawin ng sinasabing lansangan na iyong dinadaanan. Ramdam mo, nakikita mo. Natatamasa mo kung ikay nakatira sa lugar na yan. Ngayon, mga bagay na yan, napakahalaga ho talaga ng kooperasyon at paniniwala ng mga naninirahan residente or yung mga nandoon sa sinasabing lugar ang kahalagahan ng maayos na pangangasiwa at kaayusan at may kooperasyon sila at naniniwala sila. Yan ho ang sikreto. Wala na hong maraming satsat. Kasi kung tatabihin ho natin dito, kahit sino, example, punta ho tayo sa Maynila, si Isko Moreno. Ako ho, sasabihin, maganda ang mga advisor niya, magaling ang mga advisor nito at consultant nito. By himself, with himself, I don't think that he can do it by himself.
So, kung sino man ho yung mga advisor at mga consultant ho ni Isko, it's good na ma-manage ho nila. Kaya lang sa akin, ang kaayusan at ang kalinisan at kooperasyon ng mga tao, napakahalaga doon sa mga naninirahan residente o mga malinelyo. Kapag hindi ho nakipag-cooperate yan, gaano man ka-stricto, gaano man ka-disiplinado, gaano man ka-kasipag, gaano man sabihin na ho natin, mauubusan ka ng hangin, mauubusan ka ng resistensya, kasi hindi sa buong termino mo na 36 months, ganyan ang trabaho mo, magbabantay ka lagi sa labas. So, importante sa umpisa, tulad ngayon, ako ho'y 100% support ho sa ginagawa ni Isko na dapat tingnan, Isko Moreno, na dapat tingnan din ng ibang lokal na pamahalaan at sa buong bansa. Pero isa lang naman ho yan, hindi lang naman ho si Isko nang unang gumawa nito eh. Mga boss, baka akala ninyo kasi kung ang sinasabi ni Isko Moreno, ang kanyang pinaka pattern or role model, ang kanyang ginaya is si Lee Kuan Yew, eh si Lee Kuan Yew matanda na ho eh. Eh si Lee Kuan Yew, nag-umpisa ang pagganyang paging presidente, naging prime minister from 1959 to 1990. Si Isko, that time, 16 years old pa lang. Nasa showbiz pa lang that time. So ngayon, I would assume, judging from what my analysis is, may mga advisors at consultant ho siya na ginagabayan ho siya kung paano gawin ang pangangasiwa at pamumuno, pangangasiwa sa Maynila, lalo-lalo na yung problemadong basura, vendors, at traffic dyan. Kasi yung sinasabing basura na yan, hindi matitigil yan. Yan ay pwedeng hindi masusulbahan yan, hindi mo masolusyonan yan. Pangasiwaan, monitoring, cooperation, paniniwala ng mga taong naninirahan dyan na kapag hindi mo ginawa to, everybody suffers. And that's exactly what it is to be a leader. Ang isang leader, ay makikita mo doon sa kanyang pinamumunuan. E gaano man kabilis ka, kaganda ang pagiging leader mo, kung ang mga tao naman, ang karamihan, hindi naman makikipag-cooperate. This time, nakikita ng kooperasyon ng mga Malilenyo kaysa doon sa mga hindi nakatira doon at nagninegosyo at nanggugulong. Ngayon, maganda ho yung sinabi ni Isko na hindi masusolusyonan bagkos mapangangasiwaan. So, nagbabantay lagi at sigur na natural ang kooperasyon ng mga residenteng naninirahan sa mga barangay na yan at yung sinasabing mga barangay officials at yung mga pulis dyan at siguraduhin na lahat pag sinabing walang basura dyan, akutin mo yan, basura mo, linis mo, magsiayos kayo at kooperasyon ng lahat, abay titiro yan. Kaya kung hindi ka Tagalog ng Maynila at kaya gagawa ng katarantaduhan kalokohan mo dyan, makikita ka agad. Mapupuna ka agad na hindi iiba ka. Tulad ho ni Mayor Hagedorn sa Puerto Princesa, Palawan. Kita mo yung mga bata noon, yung mga basurang nilalagay sa bulsa. Hindi na tinatapon. Magsigarilyo ka. Ganyan. Kaya maari sa iba parang sabihin, oh, si Isko ang gumawa nito. Hindi, marami nang gumawa niyan. Kahit na si kaibigan ko si Dick sa Subic Bay nung araw sa pagiging chairman siya ng SBMA. I will tip my hat to Dick Gordon. Na naayos niyang SBMA, parang nasa Amerika, everybody, ha, susunod ka sa traffic, huhulihin ka roon, pag ginawa mo na, pag hindi ka tumigil sa stop sign na yan, wala, yari ka. So, nandoon yung political will, but at the same time, na pagpasok mo sa lugar na yan, alam mo na sa Subic ka na, that time, panahon ni Dick Gordon. Pag pumunta ka ng Puerto Princesa, at nanigrilyo ka, tinapon mong yosi mo, padadampot sa'yo ni Mayor, at kung sino man yung mga tao rin, huhulihin ka. At ang basura mo, mayayari ka. So ngayon kay Isko, is this new? Hindi na, bago to. Ang sa akin lang, my word of advice kay Isko Moreno, sana abay talagang makakayanan mo to kasi ito'y honeymoon stage pa rin para sa mga media at Malilenyo. Para ho nung bago pa si Digong, honeymoon stage, bandang huli, ayan na. Importante rito, makuha mo agad, Isko, yung kooperasyon ng mga Manilenyo at yung mga negosyante riyan at yung mga transit dyan. Transit, ibig sabihin, nagninegosyo lang yan, di nakatira dyan, sila yung nagkakalat ng basura. Kasi hindi sila taga roon. Eh, yun ang bantayan. Kung sino yung mga residente at kung sino yung mga transit, pag sa umaga, hapon, nandoon sila, pag sa gabi, layas, bago lang layas sila sa gabi, tinatapon ng basura kung saan-saan. O ngayon, o mga barangay ng mga barangay diyan sa kay Isko Moreno kung saan man kayo basta sa Metro Manila
ayusin nyo. Para pagiging successful kayo, pwedeng mailatag, eto ang formula ni Isko Moreno na nangyari dito sa Manila. Pwedeng gawin niya sa Quezon City, Pasig, kung anong lugar pa dyan at Kainta or Caloocan. Isang formula lang for all. One formula for all, kasi tayo mga Pilipino, tanong, makakayanan ba to? Baka na naman, bandang huli, mapagod. Kaya iisa lang ang katawan, Isko. Sige, hanggat may ano ka pa, palakas ka, vitamina, ehersisyo. Pero mapakahalaga rito, kooperasyon na mga pinamumunuan mo at mga naninirahan doon. Bantayan mo yung mga transient na hindi naninirahan dyan, sila ang dahilan ng problema. Baka hindi nakikita. I rest my case. See you tomorrow!